Hello guys! Hello Farsign! Hello Leo Aries Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome! Farsign Leo Aries Sagittarius. Weekend reading to, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunood. I hope na makuha mo ang energy dito. Okay. So, kung makikita mo dito, same din kayo ng water sign. Parang isang great fortune to. So, may parating. May parating kayo na pera. Okay? May parating kayong swerte. Lalo na dito sa usaping pera to, sa weekend na to ay posibleng medyo privilege ka. So, medyo hindi ka masyado sigurong naghihinaing regarding sa money or sa pera. Or pwedeng sinasabi ng bara sa'yo dito na may paparating. So, posibleng sa susunod na linggo, kung ano man itong hinihintay mo na salapi or pera or swerte ay posibleng dumating na. Especially ngayong weekend, if for example mahilig ka as hobby lang, hindi as what you call this, hobby lang, hindi yung ginagawa mo talaga yung sugal or lotto or ano paman, sinasabi na pwedeng swerte ka sa first hour siguro ng Saturday and Sunday. So, sinasabi ng braseo dito na pera to. So, pera. So, may imposibleng pwede kang mahiraman ng pera this Saturday, Sunday, or pwedeng may tutulong sa'yo, lalo na sa usaping pera. Okay. First sign, Leo, Aries, Sagittarius. Kumuha tayo dito ng two cards. Okay, first card. Wow, same din sa water sign talaga, abundance. So, pwedeng may karelasyon ka, kamag-anak, kaibigan, na water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Kasi, nakikita natin dito yung abundance eh. Okay? So, pwedeng galing sa isang water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, yung tulong na pinansyal, or pwedeng siya yung makakatulong sa'yo, siya yung bibili ng pinagbibenta mo. Sorry. And, nakikita natin dito guys na this weekend, may kailangan ka sigurong i-focus sa iyong emosyonal. So, may kailangan kang patawarin. Pwedeng kailangan mo patawarin yung sarili mo, patawarin yung mga taong nagkamali at nagkasala sa'yo, or patawarin natin or i-let go na natin lahat ng mga nangyari sa ating nakaraan. Siguro kailangan natin na alisin yung mga grudges, resentment. Alisin natin yung mga negativity sa buhay natin na hindi na nakakatulong, lalo na sa improvement or sa abundance ng buhay natin. Or pwedeng yung iba sa inyo dyan, medyo, lalo na yung ano, kasi first sign ito, Sagittarius and then Aries, medyo ano, may mga grudges, galit, resentment kayo sa ibang tao, lalo na sa usaping pinansyal. Naiinis siguro kayo sa isang tao kasi hindi kayo, lalo sa mayaman, pag may nakikita siguro kayo mayaman, parang naiinis kayo. Dito sinasabi, let go of your feeling na negative, insecurities, forgive yourself, forgive others, and be at peace. Okay, so meron din sa inyo ditong magta-travel. Pwedeng yung iba sa inyo dyan, kayo ay magta-travel kasama ang inyong buong pamilya. Or pwedeng may lilipat ang trabaho, aalis sa lugar, sa sitwasyon na hindi maganda, lalo na sa financial and emotional. So, kailangan mo na sigurong umalis kasama ang pamilya mo. So, nakikita natin if ever man na punong-puno ng galit ang mga puso nyo, buong pamilya, kailangan nyo na daw na mag-let go, mag-move on, para makuha nyo na itong prosperity and abundance. Kasi parang yun yung nag-hinder sa success mo eh, yung mga negativity. And yung iba naman, pwedeng magta-travel sila. Aalis. Pupunta sila sa lugar na mas tahimik, mas peaceful, mas humble, parang ganon. And siguro ano, nakapag-decide na siya na mas gusto niya na lang ng tahimik na buhay, mas gusto niya na lang ng yung parang simple lang. Okay? So eto siya, 'di ba? Kung makikita mo dito first sign, aalis ka or iiwanan mo yung mga sadness, resentment, negativity, insecurity, iiwanan mo yung mga bagay-bagay na disappoint ka, yung
fears, worries, anxiety, yung expectation na sobra-sobra, parang new life to, new beginnings, parang yun ang naiisip mo ngayon. Okay, and victory and success, number 66. Sinasabi ng Brazier dito first sign na saan ka man papunta ngayon or kung ano man itong mga binabalak mo na changes or pagbabago sa iyong buhay, if nakapag-desisyon ka na talaga na direct to the goal ka na, like eto, gusto ko ito ngayon, itong goal ko ngayon na 2024 is ganito. Gusto kong makaalis sa mga utang, magpatawad, gusto kong magkaroon ng peaceful na buhay. Pag ito daw yung naging mindset mo, talagang makukuha mo yung victory and success. Nakikita din natin dito na maraming mangyayari sa buhay mo 6 months from now. So, it's February, March, April, May, June, July. So, parang nakikita natin ang dami-dami mga importante ang mangyayari sa'yo. Pwedeng June or July. And punong-puno to ng success. Pwedeng may salary increase, may lilipat ng ibang branch or branches kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang company, may tataas yung position sa trabaho, may lilipat nga ng bahay, may magte-travel. Ang daming progress dito, achievements and progress. Okay, and at the same time, money. Malaking halagang pera to, guys. So, if ever man may binibenta kang bahay, lupa, sasakyan, if ever man may binibenta kang inheritance or may tatanggapin kang malaking halagang pera, so on the way na siya, parating na yung pera mo, parating na yung sweldo mo, parating na yung inuutang mo sa banko or kano pa man, basta malaking halagang pera siya. Okay, thank you. Okay, first sign. Wow. So yun, lahat positive yung message sa'yo this weekend. Okay, so sinasabi ng baraha mo sa'yo dito first sign na may happiness. Puro lang positive. Makakapag-ipon ka na ng pera. And parating na yung financial stability sa buhay mo. So, tingnan mo. Lahat positive eh. Walang negative dito sa baraha mo. Eto, parang may mga tao sa buhay mo na willing kang suportahan. Okay, so may mga taong pwede kang malapitan. May mga taong willing kang tulungan. May mga taong pwede kang irekomenda. May mga tao din na magiging paraan or ways or pwedeng daan para magkaroon ka ng financial freedom. So, kung makikita mo dito, stability, balance, achievements, harmony, malaking halagang pera, great fortune, good luck, financial stability, lahat yun ang sinasabi ng baraha mo for this weekend. Okay? Thank you guys. Bye!